Magandang araw mga bata. Ako po, si Ninang Ima Aquino, guro sa Pilipino 3. Ngayong araw, mapag-aralan naman natin ang tungkol sa bahagi ng aklat. Ang mga bahagi ng aklat. Una, pabalat, pahina ng pamagat, pahina ng kapatangsipi, paunang salita, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, glossary, at index. Pabalat. Pabalat ang nagbibigay proteksyon sa aklat. Ngayon, ang paunang salita. Ang paunang salita, dito nakalahad ang mensahe ng author para sa kanyang mga mambabasa. Taglay rin ito ang mga kapaki-pakinabang na tip upang higit na maging mabisa ang paggamit ng aklat. Punta tayo sa pahina ng karapatang sipi. Ang pahina ng karapatang sipi, sa bahagi ito, makikita ang taon, kung kailan inilimbag ang aklat, gayon din ang pagsasaad ng tanging karapatan sa otor at sa paglimbagan upang may mag-ari sa nilalaman ng aklat. Talaan ng nilalaman naman, ito ang listahan ng mga nilalaman o paksang tatalakayin sa aklat. Bata, ang glossary naman, dito nakatala ang mahihirap na salitang ginagamit sa aklat at ang kahulugan ng mga ito. Nakaayos ang mga ito ng paalpabito. Ngayon mga bata, alam nyo na ba ang mga bahagi ng aklat? Ngayon, subukin natin kung kilala ninyo ang mga bahagi ng aklat. Gawin ito sa sulatang papel. Nakalista sa ibaba ang mga iba't ibang bahagi ng aklat. Pumili ng isang aklat at lagyan ng check sa patlang ng bahagi kung nahanap mo ito sa aklat na iyong napili. Una, pabalat. Nakikita mo ba sa iyong aklat na pinili? Pangalawa, pahina ng pamagat. Tatlo, pahina ng karapatang ari. Kaapat, paunang salita. Mayroon ba dyan sa inyong aklat? Kalima, talaan ng nilalaman. At ika-anim, katawan ng aklat. Ngayon mga bata, subukin nga natin kung kilala ninyo ang mga bahagi ng aklat. Gawin ito sa sulatang papel. Ngayon, basahin natin ang tula. At pagkatapos, ilista ninyo sa sagutang papel ang mga bahagi ng aklat na nabanggit sa tula. Maliwanag mga bata, ang pamagat ng ating tula ay ang bahagi ng mga aklat. Sinulat ito ni RCJ. Ngayon, umpisahan ko na po babasahin ang tula. Bahaging pabalat. Laman ay ngalan ng aklat. Ang paunang salita, mula sa may akda. Ang talahulugan, nagbibigay kahulugan. Talaan ng nilalaman, pagkakasunod-sunod naman. Kung nais makita'y, kabuuan. Sumasangguni ka,
sa katawan. At sa karapatang ari naman, malalaman limbag kung saan at kailan. Ngayon mga bata, tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang una ay pabalat. Ang pangalawa ay paunang salita. Ang pangatlo, talahulugan. Pang-apat, talaan ng nilalaman. Pang-lima, katawan ng aklat. At ika-anim, karapatang ari. Tama ba lahat ang mga sagot ninyo, mga bata? Mga bata, ito pa ang karagdagang gawain. Isulat ang inyong mga sagot sa sulatang papel. Tukuyin kung alin bahagi ng aklat ang magbibigay ng sumusunod na impormasyon. Una, paglimbagang gumawa ng aklat. Pangalawa, ang layunin ng may-akda sa pagsulat ng aklat. Pangatlo, ang mga maliliit na kaisipang nagbibigay ng karagdagang impormasyon sa paksang sinasaliksik na nakasulat ng sunod-sunod at paalpabito. Kaapat, pahinang makikita kung kailan unang nilimbag ang aklat. Kalima, makapal na nagsisilbing proteksyon ng buong aklat. Ito ang mga sagot sa mga tanong. Una, pahina ng karapatang ari. Kalawa, paunang salita. Katlo, grocery. Pang-apat, pahina ng karapatang sipi. At ikalima ay pabalat. Mga bata, ito pa ang ating karagdagang gawain. Sa ang bahagi ng aklat, mababasa ang mga sumusunod. Paunang bilang, makikita mo dito ang unit isa ng ating kapaligiran. Lunti ang kaparangan, pahina 78. Sa dako puroon, pahina 89. Ang pangalawang bilang, nakasulat rito ay Batang Pinoy Ako 3. At ang pangatlong bilang, makikita mo rito ang mga salita na isinulat sa napaalpabito. Ang ikaapat na bilang, ang Pilipino ngayon at bukas ay binubuo ng mga araling magpapatibay ng mga kaalaman. At ang ikalima, kamusta mga bata? Sadyang isinulat at inahanda ang aklat na ito para sa inyo. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Ito po ang mga sagot sa mga tanong. Una, talaan ng nilalaman. Pangalawa, glossary. Pangatlo, paunang salita. Kaapat, index. At ikalima, pahina ng pamagat. Ngayon mga bata, kilala na ba ninyo ang mga bahagi ng aklat sa pamagitan ng mga gawain na pinapagawa ko? Nakakasagot ba kayo sa mga gawain? Kung tama ang inyong mga sagot, ang ibig sabihin ay nakikilala na ninyo ang bahagi ng aklat. Hanggang dito na lang ang ating talakayan tungkol sa bahagi ng mga aklat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Teacher Emma A. Aquino.